Aming Ama, sa iyong pong pag-aaralan ngayon, dalangin po namin na ang iba yung katalinuhan, ang patuloy niyo pong igawad sa amin. Dalangin namin, Lord, na matutunan namin ang mga kahalagahan at pagpapahalaga sa pagpili ng mga office bearers sa iglesyang ito at sa pagpapahalaga rin namin sa opisina ng mga office bearers. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya at habag. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May copy ng lahat. Paki-check nga po kung lecture for 13. Tama po, no? Government and Order of the Church, lecture 13. Napag-usapan na po natin ang headship of Jesus Christ, regenerate membership, autonomy of the church, and to office of the church. Ngayon naman po, pag-uusapan natin yung suffrage o yung pagpili, pagboto sa mga office bearers. Simulan po natin ito sa congregational consent. So here's the concept. The gathered church possesses the right to give its voluntary and intelligent consent to the elders' rule. So sa pangungunan ng mga elders ay may consent na binibigay ang iglesia. It's a voluntary consent. Kaya makita natin dyan yung consent to take the side of the elders' position on an issue. To agree, no? Magkasundo. At pangalawa, given with the free volition, not coerced or pressured against one's will. Sabihin, hindi sa pilitan, kundi voluntaryo. At ikatlo, intelligent, an agreement based on persuaded understanding of the issues. Yung pagpili ay ginamitan ng maingat na pag-iisip at may pag-intindi. So makita po natin to sa salita ng Diyos in the scriptural evidence. Una-una, the church power abides in the church though exercised by the eldership. Ang kapangyarihan ay nasa iglesia kahit ito ay pinangungunahan ng mga tagapamuno. Makita po natin yan sa aklat ng Mateo. The keys of the kingdom are possessed by the whole church while used by individual elders. No, sinabi sa Apostol Pablo, ay Pedro, upon this rock I'll build my church and I give you the gate, and even the gates of hell will not prevail against it, and I give you, Peter, the keys to the kingdom. Makita natin dyan yung significance sa kay Apostol Pedro na sa kanya ibinigay yung susi. Siya nagpasinaya, nagpasimula ng ebanghelyo. Nung pagkatapos ng Pentecost, the first public ministry ni Peter at ng mga apostol ay yung nag-preach siya sa libu-libong katao at yun ang susi ng paghahayag ng salita ng Diyos. So nakita po natin yan. Sabi po ni Po Bonsing in the book The Kings of the Kingdom, the church does not cease to possess the church power granted it by Christ the moment elders are appointed. Hindi nawawala yung kapangyarihan ng iglesia kahit nandoon na yung pagboto sa mga elders. The elders have been given authority to exercise the church power, but the church power continues to reside in the church. Exercising the power is through the elders, but the power resides within the church. Ang kapangyarihan ay nasa buong iglesia, at kaya po mayroong kapangyarihan ng elder o pastor na in-express or in-exercise dahil ito ay nagmumula po sa pagkakasundo. Nandoon yung binanggit kanina, consent, voluntary, and intelligent. Yung tatlong bagay pagdating sa pagbobotohan o pag-decide sa mga issues sa church. So, that being the case, it is to be expected that the congregation will continue to have part to play in the government of the church. This is not to say that the elders share their office power with the congregation. Ganun pa rin, dahil kahit meron mang elder, nakikiisa sa kapangyarihan na iyon ng iglesia. Pero hindi naman ibig sabihin, power sharing sa ruling and teaching ang miyembro sa office bearer. Meaning, yung kapangyarihan na yun ay dinelegate nila sa tagapanguna. Kaya may pastor, may elder, may deacons, para hindi na nila problemahin yung pamumuno at pagtuturo. Sila ay pinangungunahan na ng elder. So, sabi, the elders do actually rule, but they rule in such a way that the consent of the congregation is involved. Nangunguna ang mga elders, pero nandoon yung consent, yung pahintulot ng mga kongregasyon. The consent of the congregation is one thing and the governing power of the elders is another.
The two different things act in coordination with each other. This is the genius of the New Testament church government. Napakaganda, no? Iba ang kapangyarihan at otoridad ng kongregasyon, ay ng mga elders, at iba rin yung pagbibigay consent, pahintulot ng mga ng kongregasyon. So, kapangyarihan para mamuno ng elders at yung consent ng kongregasyon ay nagtutulong. Yan ang kagandahan ng New Testament Church. Kaya kung mananatili lang tayo sa disenyong ito, walang abuse of power. Okay? Kasi though the consent is given by the congregation, they in essential or practically they have, kung titigdan natin sa tag dito sa secular na pananaw, they have the congregation has the power to hire and fire kung kinakailangan ng they have the authority to hire and fire. Kung titigdan natin sa kumpanya o sa mga secular na institusyon. But in the church, hindi natin ginagamit yung hire and fire kasi yung consent na yon ay nakabase, hindi dahil sa kapangyarihan lamang ng kongregasyon, ngunit sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na sinusunod both by the congregation and the elder. So ultimately, ang may kapangyarihan sa church ay si Kristo Jesus bilang ulo nito. Letter B, apostolic directives are addressed to the whole church. New Testament letters are addressed to specific churches requiring corporate consciousness. Obedience is therefore a church-wide concern entailing corporate discussion and decision. Nakita natin yung apostolic directives, yung mga utos ng mga apostol. Apostles' teaching ay dinidirekta to sa kabuuan ng iglesia, hindi lamang sa elders o sa mga rulers ng lokal na iglesia. Therefore, sabi dito, if it's addressed to specific churches, corporate ang kaalaman nito, lahat. Kaya pansinin natin, letters to Corinthian church, to Ephesus, to lahat na ng mga nakita nating epistles. These are letters addressed to the whole church, not only to yung certain pastors. Kapag nakita natin yung 1 Timothy, yung mga ganun, these are pastoral letters, specific sa pastor. Pero may kabuuan din na pagkagamit sa iglesia. So makita natin, obedience is therefore church-wide concern. This applies to both the epistle to the churches and the pastoral epistles. Ang application niyan ay para sa buong iglesia. So entailing corporate discussion and decision. Dito may lilihis yung pagdating sa letters ni Pablo, yung pastor letters kay Timothy, kay Titus. Those are not, can be discussed, pero those are personal letters to them na pinahintulutan ng mabasa sa iglesia. Okay? Nakita natin. Pero yung mga epistles para sa mga churches is directly encouraged to be discussed and mabigyan ng desisyon yung mga pinag-uusapan ng mga apostol. Letter C, there is equivalence of Christian status among members. All under the Lordship of Christ, no less the members than the elders. May pagpapantay-pantay lahat ng niligtas ni Kristo na nakay Kristo under His Lordship. All have commitment to the Word of God, no more with the elders than members. Hindi lang porket hindi kayo elders or pastors or office bearers, ay hindi na kayo magbabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos. Same is required, okay? Kaya nga yung makita natin sa 1 Timothy at yung mga requirements sa pastoral office qualifications, hindi lang yun para sa mga office bearers. Definitely, it is required and qualifications for the office, but definitely kinakailangan din itong makita sa mga mananampalataya. Hindi ba porket hindi ka deacon eh hindi ka na ano yun, husband of one wife. Eh hindi ka naman mag-elder eh pwede ka na maglasing. Hindi po ganoon 'yon, okay? Kailangan po ay sinusunod pa rin natin ang kalooban o ang mga kwalifikasyon ng pagiging matuwid at matuwid at masunuring mananampalataya.
Sunod po. All have the indwelling of the Holy Spirit and objective salvation favors. Lahat po, kanina, no? Pinag-aralan natin yung mga kaloob ng banal na Espiritu. Every believing person, every Christian is indwelt by the Holy Spirit. Therefore, that person is also gifted by the Holy Spirit, and also therefore, bawat mananampalataya na yon ay merong kaloob at pabor na nagmumula sa Diyos at na-enjoy din niya to. Walang special favors para sa elders or sa office bearers. Lahat tayo pantay-pantay. There is an equivalence between the congregation and the elders when it comes to the Lordship of Jesus Christ. Saan tayo nagkaiba? Mas mabigat ang asunto sa amin, ang sa mga tagapagturo, tagapanguna, mabigat ang responsibilidad kumpara sa mga lay people o sa kongregasyon. Isa yun sa mga pagkakaiba natin. Sunod po, there is assumed participation in church mandates. Ina-assume na ito, ha? Una, worship is necessarily a participated activity. Every member of the church must participate in worship. Ano pang dahilan ba tayo naligtas? Ba tayo nagmamembro sa iglesia kung hindi tayo magpapartisipa sa pagsamba? Eh, yun ang pinaka-sentro, no, ng pagtitipon, yung pagsamba sa Diyos, especially in the Lord's Day. Pangalawa, evangelism must have active participation of the members. Hindi lamang ang pastor o office bearers or elders ang nag-share ng gospel. Tayo din. Meron tayong mandato, bawat individual, na mag-share ng mabuting balita. At, pangatlo, the logic of from the greater to the less points to participation of the government of the church. Greater to the less, as the apostles and elders, the whole church, in Acts, pinakita dyan ng buong iglesia ay nakiisa. Tignan natin po sa Acts chapter 15. In the book of Acts, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po dito sa verse 6, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang sularining ito. Sino po yung nagpulong? The office bearers, yung mga apostol matatanda. Pero makita natin, nandoon, again, yung authority ng church sa paanong paraan, they give consent. Bumoto sila ng mga tao upang sila mamuno, therefore, sila ang manguna. Sila na yung mag-uusap-usap sa mga suliranin sa iglesia. Pangalawa, ayan. Sa verse 12, ang sabi po dito, tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang sinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga hilmalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan nila. Verse 13, pagkatapos, Santiago naman nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang pinamalos ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumang-ayon sa pinahayag ng mga propeta tulad ng naisulat. Makita natin in the Jerusalem Council, merong pagpupulong, may mga important people na nagsasalita, ngunit ang kanilang mga sinabi ay nire-representa nila yung kongregasyon in terms of authority and also nasa nanggagaling ang pinaka-autoridad. Sabi doon sa mga sinabi ng mga apostol at yung mga propeta, back in the day, the prophecy. So, ano ang nagbibigay ng otoridad sa kongregasyon na binibigay na consent na nakapangyarihan naman sa elders? Saan to lahat nag-uugat? Sa salita ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng pangunguna ay nagmumula sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Everyone is under the rule and reign of Christ and His Word. So, letter E, specific activities are attributed to church actuation. In Matthew chapter 18:15. Sabi po dito, Matthew
In church discipline, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, balik mo ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. So, in view of church discipline, makita po natin, ayan. The church as a church, in contrast with members within the church, may be addressed and heard from, not just elders acting on behalf of the church. So, sa madaling salita, hindi lamang yung elders ang may kapangyarihan na makipag-communicate, even in church discipline, kasama dyan yung kongregasyon, nagpapartisipa. So, though the mandate of church discipline is to be addressed graciously and cautiously, hindi lang inaasahan yung pastor ang mag-administer nito, kundi inaasahan din yung kongregasyon na may karapatan sila mag-rebuke ng nagkakasalang kapatid. Pagpapakita ito na itong mga activities, specifically church discipline, ay kinakailangan ng direct participation ng isang individual na miyembro. Pangalawa, in 2 Corinthians 8:19, sabi po dito, hindi lamang iyan, siya'y pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa ng gawain ito. Ang ganitong pagkakawang gawa ay para sa ikaluluhati ng Panginoon at upang maipakita ang aming hangaring makatulong. So makita po natin dito, the church's exercise selection of representative messengers. Ang nagpa-participate sa selection, nandun yung pagboto, yung selection. Simula sa pagboto sa mga elders, maging sa mga pagpapadala ng mga emisaryo o mga tagapanguna sa tawag dito, pagbahatid ng mga balita ay pinangungunahan din ng church. Especially, makita natin sa Acts, ang selection sa chapter 6 ba? O 7? Yung sinelect sila Stephen? 7, no? 6. Sabi doon, pumili kayo. Hindi ang apostol ang nagbida-bida at kumuha, no? Kundi involve ang kongregasyon sa pagpili ng mga deacons sa panahon na iyon. Sunod po, in 2 Corinthians 9 verse 1, an act of benevolence is urged upon the whole church. Kanina, binanggit natin yung pagtulong sa kapwa o awa, yung pagiging maawain at pagtulong ay inaasahan sa bawat mananampalataya. So, kung inaasahan ito sa bawat mananampalataya, ito'y inaasahan at pinupush, tinutulak na gawin ng isang iglesia. Hindi ito option. This is a mandate na maging benevolent tayo o maging maawain tayo sa mga nangangailangan. Kasama dyan ang buong iglesia. Bakit? Sino ba magbibigay ng tulong? Yung pastor ba? From his own pocket? Pwede naman, pero involve ang iglesia, yung kanilang mga offering, dun po nagmumula din, apart of that offering or funds, ay siniset aside para sa benevolence. Sunod po, in Philippians 4:1, the whole church is commended for an act of generosity. Sa Pilipos, nakita po dun, dahil ang involvement ng sa benevolence ay buong church, ganun din, hindi lang si pastor ang pinasasalamatan o yung apostol, hindi. Yung buong iglesia ang pinasasalamatan dahil sa generosity ng kanilang pagtulong. So nakita po natin yung mga scriptural evidences ng congregational consent. Corollary principles, or it's about the liberty of conscience. In our a confession, in 1689 Baptist Confession of Faith, God alone is the Lord of conscience and hath left it free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word, or not contained in it, so that to believe such doctrines
or obey such commands out of conscience is to betray true liberty of conscience, and the requiring of an implicit faith and absolute and blind obedience is to destroy liberty of conscience and reason also. God gave us the conscience, yung konsyensya. Since we are created in God's image, kasama yung konsyensya natin dun. At ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos, ng Espiritu, the triune God, is the God of our conscience. Siya ang Lord, ang Panginoon ng ating konsyensya. So makita natin sa 1 Thessalonians 5:12, pinakita doon, assume a level of persuasion in the part of those submitting. So makita natin sa pag-aaral natin, kung naalala nyo, no, hindi tayo nagko-coerce or namimilit ng tao pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos. We are preaching. A pastor, kami, yung mga kalalakihan, nagkaroon kami ng isang cycle ng practice preaching, at isa sa mga tinitigdan namin dong categories na dapat tutukan ay yung preaching. Hindi lang teaching. Kailangan nagpipreach ka. At ano yung preaching? It is appealing to the conscience. Iba yung pangongonsensya lamang, ha? Yung nagigilt trip. Hindi. Ginagamit natin ang salita ng Diyos para ihayag ito upang ito yung tumimo sa konsyensya ng isang mananampalataya. Bakit? Kapag daw atin, sa ating confession, kapag sumunod o pinasunod natin ang isang individual na labas sa kanyang konsyensya, binaliwala na natin yung kalayaan ng konsyensya o tinatalikuran natin yung binigay na kakayanan ng Diyos sumunod gamit ang konsyensya. So dapat sa pagtuturo, ang objective natin, no, ay makamit ng tao yung pag-usig sa kanyang konsyensya at dalihin ito sa pagkabanalan at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sunod po, in Romans 14:4, assumes the liberty and supremacy of conscience in decision-making. Konsyensya ang basihan. Pagka hindi malinis ang konsyensya mo, especially in Christian liberty, ikaw ay nagkakasala. Gagawin mo ito dahil kumbinsido ka na ito ay batuwid sa harapan ng Diyos. Hindi sa sarili mo standard, ha? Kundi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So whether you eat or drink, or whatever you do it with a clear conscience. You do it for the glory of God. Alam mong hindi ka nagkakasala because you're convinced that your conscience is clear. In Philemon chapter 14, without your consent, I wanted to do nothing that your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary. So yung idea ng giving o ng pagtulong at kahit ano aksyon ng isang mananampalataya ay hindi sa pilitan, kundi galing sa kanyang maluwag na kalooban. Kaya nga sabi ng Panginoong ng salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. Bakit? Kasi bukal sa kanyang loob. Hindi siya napilitan. Hindi siya tinakot na pag hindi ka nagbigay, ikaw ay nagnanakaw. Kapag hindi ka nagbigay, ikaw ay maghihirap. Sampu ng mga mahal sa buhay mo, mamamatayan kayo, magkakasakit kayo. Walang ganun. Kundi tayo nagbibigay out of our good conscience. Sunod po. In 1 Corinthians 16:12, Paul acknowledged the unwillingness of a brother to heed Paul's urging. Inacknowledge si Paul, hinayaan niya, yung ayaw makinig, pinahintulutan niya lang. I mean, hindi niya napinilit. Walang sapilitan. Kung ayaw makinig, di wag makinig. No? So anong punto po dito? Pastoral rule cannot impose on the conscience of any member or that of the whole congregation. Hindi ini-impose ni pastor ang kanyang konsyensya o ang rule. Kailangan may tamang pagtuturo para may tama ang konsyensya at matanggap ito ng iglesia, masunod ito at magpasakop sila. Pangalawa, submission and obedience are earned by carrying the conscience with the authority of scriptures. Kung ang isang mananampalataya pinanahanan ng Diyos, ang tanging dahilan para siya sumunod sa pastor, kung yung pastor ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Susunod lang kayo, hindi lang kay pastor per se, kundi dahil yung tinuturo ni pastor ay yung salita ng Diyos. Kaya ito yung mabigat.
Kasi pag sinuway mo yung tinuturo ni pastor, ang sinusuway mo yung salita ng Diyos. Kaya ang pastor dapat may confidence magturo. Sa siya umukha ng confidence? Sa galing niya? Sa husay niya magsalita? Hindi. Ang confidence sa isang tagapagturo o ng pastor o ng elder ay nakasalig sa salita ng Diyos. Okay? Kaya kahit anong sabihin niya dito, ang kanyang konsyensya ay malinis na ito'y nagmumula sa salita ng Diyos at hindi niya sariling opinyon. Okay? Kaya pag sinabi niya in-address na isang certain sin, alam niya na ito ay malinis ang kanyang konsyensya na wala siyang pinatatamaan, wala siyang, tawag dito, ulterior motive, pero ina-address niya lang ang certain sin. So ang response ng congregation ay hindi dapat paghinalaan si pastor. Tugato si pastor, oh, siguro alam niya yung mga kasalanan. Paano niyo nalaman yun ang kasalanan ko? Siguro may chismosa dito. Hindi! It's the word of God! The word of God is like double-edged sword. Or no, it's sharper than any double-edged sword. Diba? So, ang salita ng Diyos ang ating saligan. Doon tayo nagpapasakop. Sabi po ni Edward Hiscox, the independence of the church is limited by the personal rights of its individual members. Ang kalayaan ng isang iglesia ay limitado sa personal na karapatan ng bawat individual na miyembro. We don't infringe the rights of anyone. That is to say, the liberty of the body cannot lawfully be used to infringe the lawful liberty of its members. Ang kalayaan ng kabuuan, no, ng katawan ay hindi pwedeng apakan ng kalayaan ng individual. Diyan papasok yung Christian liberty. Kaya dapat nagmamature tayo sa pananampalataya so that we can express Christian liberty with love, cautiousness, charity, and grace. No? Hindi para apakan natin ang karapatan ng bawat isa. Sa madaling salita, yung may pananampalatayang kumain ng karne, huwag apakan yung karapatan nung hindi kaya. At yung hindi kayang kumain ng karne, huwag niyang apakan yung karapatan nung kayang kumain ng karne, sa madaling salita. No? So, a church as a body has no right to violate the rights of its members in the exercise of its authority. Kalayaan, ang karapatan ng tao ay hindi dapat inaapakan ng otoridad. Kailan lamang pwedeng apakan at sagasaan ng otoridad at ang kalayaan ng tao? Kapag ang salita na ng Diyos ang nasasalang-alang. Okay? If that person is using his rights to sin, no, to indulge in sin, doon pwede natin siya i-rebuke. Pwede i-censor ang member. Hindi niya pwede sabihin, I have right to free speech, kaya kahit mura-murahin ko kayo, wala kayong magagawa. No, that's wrong. Okay? Pwede siyang i-censor doon. Pwede siyang church discipline. So, dadako po tayo sa practical outworking. Hanggang oras ako? 2:30? 2:10. Okay, sige. Letter A, congregational consent must not erode congregational rule. Yung consent o pagpapahintulot ng kongregasyon ay hindi dapat ito bumagsak o mag-landslide into the congregational rule na ibig sabihin na overpower na ng kongregasyon ang ruling and teaching position ng elders. Hindi po ganun, no? So, the practice of congregational rule is often a pretext for an unruly congregation. Sabi ni Po Bun Sing, in the keys of the kingdom, ineffectiveness, disorderliness, and even anarchy prevail in many a congregational church. Sa mga congregationalists, sa mga iglesia na naniniwala na kongregasyon ang may kapangyarihan to rule and to rule the church, nagkakaproblema. Kasi imagine kung ilang 26 tayong official members, 26 may kanya-kanya, 26 na tao na may kanya-kanyang disposition sa buhay, 26 na may kanya-kanyang opinion sa anumang bagay sa buong mundong ito, ang gulo nun. So kailangan merong central figure, syempre una-una yun si Christ at yung pastors as lay shepherds para manguna sa isang iglesia. So sabi po dito, a pastor is sacked at will. Lobbying for votes is often seen in the church, business meetings, and good gospel enterprises are often aborted because of lack of consensus. Na-hostage yung pastor. Bakit? Sa mga butuhan. Pagbutuhan natin. Hindi ako may agree kay pastor. Pagbutuhan natin to. Even yung mga magandang evangelical or evangelistic actions ay napopospon or naapektuhan dahil sa ganitong klaseng congregational rule. So,
This is not to say that nothing good has come out of congregational churches. We're only pointing out the weakness inherent in the system which have manifested themselves in many a congregational church. So, sinasabi, hindi sinasabi ng writer na walang magandang dinulot ang congregational rule. Maganda yung dudulot ng congregational rule kung maganda ang kanyang tinatayuan. Okay? Pero kung hindi, kung mayroong ulterior motive, kung may sin na involved, napakahirap at babagsak ang iglesia. So the point here is, the headship of Christ demands that His Word is the ultimate authority of the church. Diba? Binanggit natin kanina, ang kapangyarihan, it resides in the rule and reign of Christ through His Word. The implication, that authority is mediated through the rule of those who minister that word. Sino ang pinahintulutan ng Diyos magbahagi, magturo? Eh, yung mga elders, mga pastors. So therefore, sila yung merong kakayahan manguna sa iglesia. And as elders faithfully minister the word in preaching and oversight, the authority of Christ is activated. Hanggat, maingat, pinagpipitagan ang salita ng Diyos at tapat na binabahagi ng mga elders ang salita ng Diyos at ang pag-administer ng oversight na nangyayari po yung ruling, yung authority ni Christ, yun po ang nagaganap sa iglesia. As members, understand and accept the ministry of the word. They give consent to the elders' rule. Mga miyembro daw, dapat intindihan natin at tanggapin natin ang ministeryo ng salita ng Diyos. Kung paano tayo nakikinig, ito, makinig po tayo dito ah. There are churches na ang pastor ay ginagawa nilang ang tawag dito basically ang tingin nila sa pastor ay remote sa pagtingin nila sa salita ng Diyos. Sa madaling salita, tinitigan nila yung salita ng Diyos na para bang ang lente yung pastor. So kung may issue sila kay pastor, ba't ako makikinig sa iyo? Kahit tama yung sinasabi ng salita ng Diyos, dahil may issue sila sa pastor, hindi nila papakinggan yung pastor. Hindi nila susundin dahil may issue sila sa pastor. So that's wrong. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos kahit sino pa naghayag niyan. Now, another issue, kung merong betrayal ng confidence o merong problema, talagang may legitimate issue ang members, pero as a general rule, huwag natin titigdan na lente yung pastor sa salita ng Diyos. Balikta rin natin. Yung sinasabi ng salita ng pastor na salita ng Diyos, yun ang lente sa lahat sa atin, sa buhay natin. Yun ang lens na tinitigdan natin kung tama ba o matuwid ang ating buhay. Okay? Hindi natin kine-qualify yung word ni God through our relationship with our elders. Hindi po. No? So, saan ako tapos? Problem. As members, understand and accept the ministry. Tapos na ako dun, no? Okay. So, problem one. If the elder is not ministering the word but insist on his rule, it becomes dominion. Domineering na lang yung pastor. Kung hindi siya nagtuturo, pero ginagamit din lang yung kanyang otoridad. So, kailangan, anong gawin ng elder? Mag-minister siya sa pagitan ng salita ng Diyos. Hindi lang siya mag-uutos. Hindi yung gawin mo to, wag mong gawin to. O, ito lang yung pwede mong gawin. Hindi ganon. Kundi tinuturo niya yung salita ng ng Diyos. Pangalawang problema na makita natin dyan is if members are critical of the elder irrespective of the word, it is anarchy. So kapag critical lamang ang miyembro at hindi naman tinitigan ang salita ng Diyos, basically yung sinabi ko kanina, magkakaroon ng anarkiya o hindi yung rule. Well, sino na lang ang pwedeng masunod sa loob ng iglesia? Walang kaayusan. Magkakaproblema po ang lokal na iglesia. So letter B, basic church powers will require congregational suffrage. Ano yung mga basic church powers na yan? Makita natin. Una, recognition of officers. Makita natin sa Acts 14, stretching of the hand or appointing by raising of the hand. Pinakita doon yung voting na ginawa natin. Yung votings natin, sometimes, show of hands, may nangyari rin po na meron tayong ballots for confidentiality. So,
pinakikita dito na may suffrage, may botohan. In Acts 6:3 verse 5, the selection of the original deacons was done by the whole multitude. Ito yung binanggit ko kanina, yung mga deacons ay sabi, pumili kayo sa mga kalalakyan sa inyo na spirit-filled. So sa public or sa congregation nangyari yung pagpili. So ang punto po dito, election into office is the first instance of voluntary or willing submission by the congregation. So ginawa po natin yan when we were covenanted, agad-agad, no? Pinractice natin yung suffrage o yung botohan sa iglesia para sa mga office bearers. Nagkaroon ng mga nominees, nagkaroon ng botohan, nagkaroon ng deliberation at nagkaroon ng botohan and eventually nagkaroon ng ordination. So, una, clear majority, not a simple or slim margin of majority, but clearly a consensus. Kaya nga may percentage tayo na mataas. Ilang percent? 85? Tama ba? Ilang percent sa elders? 85 ba? Para 85 yata eh. 85 pataas, no? So that's a clear majority. Pangalawa, reasonable majority, not requiring a very high gap ratio, but that is close to unanimous. And last, third pala, insisting on unanimity may be ideal, but is not necessary and not always attainable. So anong aim natin? Unanimous decision, unanimity, pero sabi dito, warning. Di tayo pwede maging dogmatic kasi hindi naman talaga siya always na-attain. Maganda na ma-attain natin yung unanimity pero hindi natin itong maasahan na laging mangyayari. Sunod po, a unanimity requirement can serve the opposite of tyranny of the minority. So kung lagi nating isusulong ang unanimous decision, kawawa naman yung mga ano no, yung minority na bumoto. Parang pinangungunahan na lang sila lagi. Parang na-infringe na yung right nila. So, though maganda ang unanimity, pero parang may nakakawawa. No? So, this can be addressed with yung charity. No? Magkaroon tayo ng graciousness sa isa't isa when it comes to suffrage. Sunod po. Church-wide concerns will wisely seek consultation. As a note, some have argued that only those basic church powers may seek congregational vote. Sabi po ng iba na yung mga basic church powers lamang ang pwedeng maghanap ng congregational vote. Basic church powers, elders, and deacons. So, ang punto po, if they could be trusted on those weightier concerns, why not the lesser ones? So, sa madaling salita, kung pinagkatiwalaan ng iglesia, ang iglesia, ang kongregasyon na bumoto ng matataas na posisyon ng elders at ng deacons, ba't hindi sila pagkatiwalaan sa mas lesser na mga issues? No? So, hindi naman lahat pinagbobotohan, pero ibig sabihin, may confidence. Kunyari, ang elder, kinakailangan niya kuhain ng concern o ang consensus ng church, walang makitang dahilan para hindi. Okay? Dahil pinagkatiwalaan nga natin yung Espiritu na nanahan sa bawat isa, nabubuto ng tama eh. Ano pa kaya sa mga trivial matters o mga matters na hindi ganun ka-importante. So, saan natapos? Ayan. Ministries of the church that need members' participation and major financial transactions, especially involving the pastor support and problems in crisis situations that require church position. Ito yung mga bagay na kinangakailangan ng mga ng concern ng botohan ng iglesia na maaaring gawin. No? Hindi lagi, pero kung kinakailangan, pwede itong gawin. So mag-ingat. An unconsulted congregation easily becomes critical or unconcerned. Kapag hindi nakonsulta ang kongregasyon, ay magiging critical sila at minsan nagiging apathetic. Wala nang pakialam. So mag-ingat po doon. Ang punto po dito ay, a congregation of serious believers should not be treated by officers as a threat to their position, but fellow workers and partners. Gaya na sinabi ko kanina, ang mga kaloob ay hindi kompetensya. Ganun din po. Ang kongregasyon at ang elders at mananampalataya sa isa't isa ay hindi dapat makaramdam ng kompetensya o ng threat
by any means. So officers must avoid ramming through their decision where there is serious disagreement on an issue that is not sufficiently discussed. So dapat pinag-uusapan yung mga consensus decision. And officers must recognize especially those with gifts and talents on an issue. At again, ha, preaching kanina, gifts and talents, gamitin ang mga talentong ito, mga kaloob, para makatulong sa pagdesisyon sa iglesia. Sa pagtatapos, ang sabi po ni John Cosley, teka lang, ang liit ng sulat. The dynamics of small church ministry. As a pastor, I must ask myself why I want people to be involved in the ministries of the church. There are two possible motivations. One is utilitarian. Their involvement will enable me to accomplish my ministry goals. Viewed from this perspective, people become the tools the pastor uses to help the church and further his own ministry. In this model, lay leaders serve the pastor. Understandably, members who feel they are being used in this way are often reluctant to cooperate. A better motivation is one that springs from the desire to see others find complete fulfillment in Christ by helping them develop their full potential. In this model, the pastor serves as the lay leaders who are fortunate enough to be part of congregation that employs this model are more likely to enjoy their ministry, since the church's programs are designed to match their unique gifts and interests. They feel valued because they perceive that the church has a genuine concern for their welfare. Ayan. So, sa madaling salita, dapat iniiwasan yung dalawang perspektibo ito. Una, yung sa pastors, na iniisip niya the congregation or the lay people are just tools at his disposal na ginagamit niya lang. At, well, people know when they are being used. Okay? Alam natin pag ginagamit na tayo. At the same time, ito yung pangalawang perspective bago tayo tumawid dun sa better motivation. Hindi lahat ng akala natin ginagamit tayo ay tama. Kung minsan, nagkakaroon lang tayo ng sinful thoughts towards other people. So, mag-ingat din tayo dun. Meron akong experience sa dati na yung pinagalingan church. Ang sipag nitong taong ito, sobrang sipag. As in, talagang masipag. Matagal ko na siyang kasama sa iglesia at matagal kami naglilingkod. At nung siya ay nakapaghanap na ng trabaho, siya ay umalis na sa church at hindi na ulit nagpakita. At nung kinausap ko, bakit bro, hindi ka na nag-church? Kasi pakaramdam ko, ginamit ako ng iglesia. Ginamit lang ako ni pastor. Ginamit yung aking mga skills at mga yung basta yun ang pakiramdam niya, ginamit siya. So, maaring totoo na ginamit siya. Kasi totoo naman, may skills siya. Talagang pinakinabangan siya ng iglesia. Pero ako unang magsasabi, kahit may mga pagkakamali ang pastor at iglesia, na hindi, that's not the case. Hindi. Hindi siya pinilit. Voluntary niya yung ginawa. Ngayon, meron lang siyang isang request na hindi na pagbigyan, ganun na yung naramdaman niya. Naging negative na yung view niya dun sa pastor niya at sa kongregasyon na dito lang ako sa trabaho ko, at least may sweldo, mas kumikita ako dito, mas mapakinabangan. So, mali yung ganung puso, no? Hindi tama yung ganung maramdaman na dahil pala meron lang hindi na pagbigyan, hindi nang maganda siyang sinabi dun sa pastor. So, dapat maitama yon. So, the better motivation, sabi dito, is yung desire. Tayo, nag-uugat ito sa pag... hindi tayo. Ako, bilang pastor, elder, makita ko yung gifts ng bawat isa. Hindi lahat yun makita ko. Yung iba, makita ninyo. Iba, discover personally. Pero ang punto is, yun ang gamitin. Hindi yung wala namang ka-gift. Gift! Ipagpipilitan mo sa isang trabaho na hindi naman niya may enjoy o hindi naman siya talaga mag-excel or magagamit. So, magiging detrimental yon sa health ng church, sa personal spiritual health ng tao. Okay? So, dapat ang motivation natin is yung fulfillment na magamit yung gifts sa tamang paraan at sa tamang pagkakataon. So, doon po nagtatapos ang ating study. Pagpasensya nyo na, parang nagmamadali ako kasi onti lang po yung oras natin ngayon. So, open po tayo for discussion. Any question or any insights na gusto nyo i-share regarding
the government of the church in congregational consent in view of our conscience and suffrage and everything. Ano po bang katanungan? Check. Questions? Meron po ba? Okay, mahiya? Pearl? Sige. Word mo muna. Kino-construct pa niya yung tanong niya. Iba, baka may na-construct ng question? Ayan na, Deacon. Regarding po sa corollary. Corollary principle. What if merong binreach si pastor? Principle na hindi naman explicitly hindi naman siya dogmatic in a sense. Pero clear yung conscience niya na pinreach na yon, yung principle na yon. And however, there is a member na with different principle, pero and clear din yung conscience niya. Will he succumb to the principle na pinreach ni pastor or still nagmamatigas siya? Pero parehas clear yung conscience. Okay. A clear conscience na hindi aligned sa word ni God, pag binanggay ng scripture, especially ng pulpit, ng preacher, ay nagiging unclear. Kasi yun ang, lahat tayo, sabihin na natin, by default, parang clear naman ang konsyensya natin, eh, di ba? Pero bakit tayo nako-convict? Kasi napapatunayan ang salita ng Diyos, ay hindi pala, may, sabi ni David, seek if there's iniquity in me. Search my heart, sabi niya sa Panginoong Diyos. So, in that sense, the only way na mas-sway yung sabi niya clear yung conscience niya, eh kung talagang may sin at talagang na-address yun. Pero pwede rin kasi maging seared ang conscience. Pwedeng pagtigasin yung conscience eh. So, it's a matter, again, walang isang sagot dahil depende sa topic or sa issue. Pero ang point lang, yung principle na kapag salita na ng Diyos yung nagsalita, huwag na magmatigas. Di ba? Kahit pa sabihin mo, hindi, basta itong, kasi minsan, ito yung tinatayoan ko eh. Kahit, alam mo yun, yung katigasan na lang ng ulo. Kahit clear naman sa scriptures. So, dun papasok din yung humility, yung pagpapakumbaba. So, in that case, parang sa, ano yun eh, sa kusgado, alam nyo, si Laila de Lima, dalawang kaso na na-acquit. Okay? Bakit? Sabi dun, hindi beyond reasonable doubt eh. But there is a reasonable doubt. So hindi sinasabi ng husgado na wala siyang kasalanan. Sinasabi lang na kulang yung ebidensya para patunayan na siya talaga ay may kasalanan. Okay? So sa madaling salita, hindi kumbinsido yung korte na dapat ito'y parusahan dahil hindi dahil inosente siya, pero dahil kulang yung diligent work na ginawa nung nagpresenta ng ebidensya na mapatunayan na siya ay may kasalanan. Siya guilty. So, ganun din sa ating konsyensya. Kapag kahit isa lang, o kahit gahibla lang yan na kumukurot sa konsyensya natin, may dahilan. So, kailangan ipanalangin. There are times na hindi tayo agad nag-agree. Ako, bago ako makumbinsi minsan sa isang standpoint, especially when I started yung sinimula ng Diyos ang reformasyon sa buhay ko, hindi ako agad makayakap eh. Nakikipagtunggali ako sa isipan ko eh. Pero there comes a time na hindi ko matandaan kung anong taon ba yon na bigla na lang akong alam mo yun, yung Lord, basta kapag binangga ako to sa scripture, tahimik na ako.
wala na akong angal. Kapag ka talaga nakita ko salita ng Diyos, sige na. Yun na. Hindi na ako tumingin to kung sino nagsabi o ano pa man. Basta pag clear sa scriptures, yun na. Follow up? All good. All good. Okay. Other questions? Siri ko? Siri ko. Nituro ka ni Amor. Okay. Yung mga taga-Rowford talaga. Okay. Maraming question. May oras pa ba? 2:32? Meron? Going once? Going twice? Okay, mukhang okay naman na lahat. Sige po, tayo dadako na sa ating panalangin. Naiyako po lahat tayo muko. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag na kami po ay nakarinig ng iyong salita. Salamat o Diyos sa pangungunan niyo sa amin, pagbibigay ng kalakasan, pag-sustain sa amin. Dalangin po namin na sa patuloy na yung pag-aaral ng salita at panambahan ngayong hapong ito, ang kalakasan, katalinuhan, kagalakan, at pagpapala na maranasan namin, Lord God, sa fellowship na ito, patuloy namin makita, Panginoon. At dalangin namin na gabayan niyo kaming lahat ang kaliwanagan ng pag-iisip kung patuloy po igawad sa amin. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat ang magsabi ng Amen.